Hi, I'm Lelika Punoy. Welcome to my YouTube channel. For the last makeup review natin, ang gagawin naman natin is yung brow pomade. So, for again, this is from So Fresh Skin. Yan. So, ito yung pinaka-kinakabahan ako kasi number one, hindi ako ganun kagaling maglagay ng kilay. And number two, pang matagalan talaga siya. And feeling ko kapag nagkamali ako, eh parang yun na yun for life. Hindi ko na siya matatanggal pa. So, without further ado, let's start swatching. Ah, before swatching, I would like to say na yung mga shades niya. So, meron tayong taupe, which is ganyang color. Meron tayong ebony, yung medyo dark. And itong si caramel, which is from the name itself, color caramel talaga siya. Swatch natin siya. Itong gagamitin kong brush, hindi ko alam kung ito talaga is pang brush sa kilay. Kasi hindi ko na makita yung pang brush ko sa kilay, yung pang lagay na for pomade talaga. So, ito yung pinakamalapit na pwede kong gamitin na nakita ko dito sa brush sets ko. So, ayun. Simulan natin itong pag-swatch. Hindi ko gusto yung amoy, pero ito eh, ito. Ito ay yung color, ang shade niya is ebony. Ah, kinakabahan talaga ako sa ganito. Malambot siya. Kasi parang siyang wax, but parang wax na ewan. Hindi ako familiar sa pomade kasi parang once pa lang ata ako nag-try mag-pomade. And hindi ko na inulit kasi hindi talaga ako sanay. So, ayun, nahihirapan akong kumuha ng mismong product. Ah, struggle. I don't know if I think this is a wrong brush din. Pero ang hirap niya talaga, girl. Ayun. Ayun, meron na din. Ayan. This is ebony. Yes, this is ebony. Ayan. Tama ba yung pagka-pronounce ko ebony? So, parang may pagka-dark, dark. Siya yung pinaka-dark. Actually, dun sa tatlo. Ang pinagtatanggal ko dito is makeup remover. So, hindi siya matatanggal ng water. So, we have to use makeup remover. Natatanggal niya talaga. Okay, so, ang next naman natin ay itong si Taupe. Ito, medyo mas madali siya. Mas madaling makakuha ng product. Parang nakukuha, nadadala, nadadrag ng brush ko yung color ng pomade. Since wax siya, no, medyo madulas. And mali kasi talaga tong brush ko. Hindi siya pang pomade, hindi siya pang kilay. So, ang wina-worry ko, paano ko siya nalagay sa kilay ko ngayon. Tingnan yung color niya. Hindi ko mabigyan ng ano, hindi ako marunong mag... Siguro let's try na kumuha ng ibang brush, yung mas manipis. Kasi parang nadadrag lang nitong brush ko yung color mismo nung pomade. Marami na kami nagsabi na sana magkaroon ng set or magkaroon ng options yung set na may brush na meron pang pomade or brush lang or may pomade lang, ganun. Kasi medyo hindi naman kasi lahat gumagamit ng pomade. So, hindi lahat merong brush for the kilay itself lang. So, hanap tayo ng brush na po pwede. Ito medyo manipis siya. O yun nga lang, wala siyang edge. So, ganyan lang siya. Tanggalin natin yung nauna. So, sana ito mabigyan na niya ng station. Ayun. Pero hindi, nadadrag niya talaga. Pero ayan, ayan yung color ng taupe. And then, last natin is itong si caramel. Feeling ko ang magagamit ko dito is si ebony. Kasi hindi na gaano ma-brown talaga yung buhok ko. May pagka-dark brown na lang siya. So, ang last natin ay itong si caramel. May pagka-orange-orange siya. Parang malapit siya sa color ng terracotta na deep tint and yung sun-kissed. Ganyan siya. Ito yung may pinaka... For me, ha? Pare-pare sila ng amoy, pero ito yung pinakamalakas yung amoy niya. Pinaka-strong. Ito pala eh. Yan, ito. Try natin to kung kaya niya. Woo! Ang ganda din ng color nitong caramel.
Pero ang pinakamalapit sa color ng buhok ko is itong si Ebony. Diba? Ang ganda. So, tatry na natin siya sa kilay. Ay, kinakabahan ako. So, ang pinakamalapit, diba? As you can see, pinaka-dark is itong si Ebony ito. Ebony, si Taupe, and si Caramel. So, ang pinakamalapit sa akin ay itong si Ebony. So, yun ang itatry natin ngayon. Ah, kinakabahan talaga ako kasi parang magkamali. Parang wala nang ulitan to. Hindi ako marunong masyado magkilay, pero we'll see. Sinusundan ko lang talaga yung kilay ko since as makikita nyo medyo kalbo yung kilay ko and kalbo siya, ay hindi siya kalbo as in parang manipis siya tapos kalat-kalat, ganun yung ano ko, ganun yung kilay ko, which is minana ko din. Sabi ko nga sa tatay ko, sa lahat ay papamana, diba? Yung lahat minana ko, pero pati ba naman kilay? Sinusundan ko lang talaga yung strand ng buhok ko, yung korte. Alam nyo, maganda yung product, mali yung tool ko, mali itong brush ko. Pero hindi siya ano ha, hindi siya yung mahirap i-glide. As in, ayan pa lang, oh, diba? May color na agad. So, i-try natin i-brush siya. I mean, spoolie. Nagdagan pa natin. Hindi ko alam paano ko siya ilalagay kasi mali yung brush ko, wala akong pang kilay, pero I'm trying my best na malagay ko siya. Yun, nagkalat na yung brush ko. Kasi meron talaga ako noon, well, hindi ko na lang siya mahanap since ang dagal ko na rin talagang hindi nagme-makeup nga, no. Hindi ko mabigyan ng kustisya itong aking eyebrow pomade. Bumasang ibabaw kasi yung may strand kasi yung sa pinataas ko kasi siya eh. Pero in fairness, kahit mali yung aking tool, ay nabibigyan niya pa rin ng, yan, meron pa din. May naiimit pa rin na color. Ah, parang sobrang fail ng makeup review na to. Yan, since parang mas matigas to and mas manipis, parang nagbibigay na, yan, nagkakaroon na siya ng kahit konti. Pero ang awkward na niya kasi sobrang, tingin ko kung tama itong brush na ginagamit ko. Mas madali siyang ilagay. Ayan o, parang kung ito nga na mali na, maling brush na itong ginagamit ko is, ayan, pumuporma na. What more pa kung, diba, ang ganda. In all fair, ha? Di talaga ako ma-pomade. And ako, kapag nagkikilay talaga ako, hindi ako nagsisettle ng ano, manipis. Talagang kinakapalan ko siya kasi wala na nga akong kilay sa tunay na buhay eh. So, kapag nagkilay ako, is kinakapalan ko na talaga siya. And parang, ano, basta parang ang Mona Lisa talaga. Ayan. Yan na yung best na ang makakaya ko. And ganyan ako magkilay talaga. Kung makikita nyo sa mga videos ko, ganyan talaga ako magkilay. And take note ah, wala akong foundation nito. Yun, isa pa yun sa factor. Ayan. Ayan.
At ganun, sa camera, may parang may contil dito eh, no? Pero dito sa tunay na buhay, wala. Meron kasi yung ano, yung sa bulutong, peklat sa bulutong na ganyan, na medyo umuka talaga siya sa mukha ko. Yan yung lagi kong struggle. Ayan. Okay na? So, papantayin ko lang itong nasa kabila and I'll get back to you. Mas madali talaga sa akin yung magkilay dito sa kaliwa ko kaysa dito sa kanan. Mas, I don't know, parang mas maganda yung korte ng kilay ko dito sa kaliwa. Hindi ko talaga magpagpantay ang dalawang kilay ko na yan. Pero lagi na itong kaliwa ko yung mas maganda yung kilay ko. So, kapag nagaganda na ako sa kanan kong kilay, ibig sabihin, pantay na pantay sila. Ayan. Diba, ang bilis ko lang nagawa itong sa kaliwa. I don't know kung talaga ini-spoolie pa pag nagpag-pomade yung gamit, ha. Pero, for me, since manipis nga kasi yung kilay ko, I have to brush it out. Kasi, kitang-kita. Kapag hindi, kitang-kita kasi, ayan o. Diba, merong may makapal na side, may makapal na part ng kilay ko, yung buhok. And meron manipis na halos wala na nga. So, kapag hindi ko siya binrush, parang ito, sobrang kapal nitong side na to. Ito, wala. Ah, diba? Parang nagkaroon ng buhay yung kilay ko and yung mukha ko kapag may kilay. Pero for me, kilay is not life. Lippy is life. So, ayusin lang natin. And so, that's our finished product na medyo parang napahaba, no? Parang papunta na siyang EDSA. Pumunta ng S-Lex yung ating kilay. Pero yan, ganyan basically yung paggawa ko sa kilay ko. Ganyan ang structure. Nakatingin talaga ako sa screen. Ayan. Ayan. Ganyan ako maglagay ng kilay. And, diba? Very, mas, siya yung pinakama lapit sa buhok ko. Lalo na kapag natatamaan ng ilaw, yung buhok ko, yan. Lumalabas yung may pagka dark brown, brown siyang ganyan. And, yan. And, since kiniklaim niya na pangmatagalan tong kilay na to, pang very long lasting pomade, isasabay na rin natin i-try yung ating remaining products, which is yung lip tint and yung cream po, creamy paint. And then, iti-test natin kung yung longevity naman nila. Lalagyan ko lang yung buong mukha ko without any foundation, without any primer, and I'll get back to you. So, this is our final look. Yan. So, for our brows, ang ginamit natin dyan ay Ebony. For our lids, ang ginamit natin dyan is yung creamy paint na Spring and Sun-Kissed. And then for our cheeks, ang ginamit natin is Dawn. And then for our lips, ang ginamit natin ay Fire Brick. So, we'll see kung hanggang anong oras, kung ilang oras siya magsistay sa mukha ko. Especially itong kilay and yung ating cheeks. Yan yung pinaka-importante sa akin. Kilay, cheeks, and lips. So, today, it's already 9:13 in the evening. So, we'll see kung hanggang anong oras siya magsistay ng ganyan ka-pigmented sa mukha ko. So, I'll have my dinner and then wala na akong gagawin for the rest of the night. Manonood na lang ako. And later on, since sa aircon tayo, later on, papatayin ko na yung aircon and we'll see kung maghuhulas ba siya since mag-i-emit na tayo ng natural oil sa face. So, yun. Tatry natin lahat. Titingnan natin kung hanggang kailan matingkad tong kilay natin at itong mata natin, no? At itong nating lips, lalo na kakain ako. Yan, samahan niyo akong kumain. Then, from time to time, siguro every 4 hours, siguro limit natin is 8 hours since late na nga, no, 9:13 na. So, ang 8 hours is around 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 in the morning. Let's see kung gising pa ako noon. If not, we'll see kung hanggang anong oras natin makakuha tong color na to. So, okay. Let's have dinner. Bye!
So, ayan, kakain na nga tayo, no? First time ko mag-film sa labas ng kwarto ko. So, tara. And, ayan yung makeup ko. Parang kapal masyado nung kilay ko, no? Pero, ayun. Tara, kain na tayo. Ayan yung kulay na gusto ko ipakita sa inyo kanina pa, no? Dun sa previous video ko, actually. Ganyan siya kakapal. Ganyan siya kamo. Kapalan. Yung parang sa tuwing... actually, kakababa ko lang talaga. Yung hindi pa nagtatagal tong makeup ko. So, ayan. Diba, habang nagtatagal, mas tumitingkan siya. So, yun. Hindi mo na ako magbibigay ng kahit anong comment. So, let's wait for 4 hours. And let's finish my dinner muna. Tingnan natin kung magsistay itong nasa lips ko, which is yung fabric. And, yan. So, yan. Napapatingin ako sa screen kasi titingnan ko talaga ako yung kulay. So, I'll have my dinner. See you later. Naririnig ba ako? Yan. After 2 hours, super oily na ng mukha ko. And, ayan na siya. Okay pa rin yung mata ko. Intact pa din. Though, ayan, may pag-crease na siya. Since cream naman kasi to, so acceptable na magkaroon ng crease. And, hindi ako nag-final powder. Ayan. Super oily. Ah. Nakatingala ako kasi umaano ako sa ilaw, no? So, ayan. Pero, nonetheless, okay pa rin yung kulay niya. So, siguro mag-ano lang tayo, mag-blot lang tayo using tissue. So, tissue lang tayo. Marami siyang nakuha na. Residue. Parang kapag binlat ko yung mata ko, baka mawala na yung kulay niya. So, pero onti-onti. So, meron pa rin natira. At yung kilay ko, ilumalaban pa din, no? So, ayan. So, balik ulit tayo. From 9:13 to 2:08. So, ayan. Diba? Bago tayo maghilamos. So, ayan. From 9:13. So, ngayon ay 2:11 na. So, almost. So, 2 minutes na lang. 5 hours na. Tama ba? 9:10, 11:12. So, for 5 hours, ganyan na siya. And, hindi ako nag-dinner na ako. Ang dinner ko pa is may sabaw. Siyempre, minam ako ng tubig. Tapos, hindi ako nag-electric fan nung kumain ako. Talagang hinayaan kong kumamawis man ako or what. And then, umiinom naman ako ng tubig from time to time. So, yung, ano natin, yung lip tint is may, napatunayan natin na long-lasting talaga siya. Ayan. And then, yung kilay, girl. Alam mo, parang habang tumatagal, mas lalo siyang lalo siyang mas kumukulay, mas lalo lumalabas yung tunay niyang pigment, yung tunay niyang kulay, ayan, di ba? Kanya true colors. Ayan. And then, yung sa mata, and yung sa cheeks, which is yung creamy pink, hindi na siya ganun ka kita, ayan. Di ba? Hindi na siya ganun ka kita, yung as in putok na putok, pero meron pa rin siyang hint ng color. Diba? Ang ganda. In fairness ha, parang ayan, medyo makintab lang talaga siya sa mukha. I mean, wala man ako nilagay sa buong mukha ko or what. Sadyang oily lang talaga yung mukha ko, no? So, ayun. So, isama ko kayo sa paghilamos ko. Then, let's see kung madali ba siya or mahirap talagang tanggalin. Lalo na yung kilay, which is kinikrim yun na waterproof. And, itong
lip tint na sobrang hirap niya talagang tanggalin. As in, kanina nung nag-swatch ako nung mga lip tint, which is 4 shades lang yon, sobrang namalat yung labi ko and ang hapdi niya talaga. Sobrang hapdi niya. And, ayan, for 5 hours, and ganyan pa rin siya. Which is parang naging natural din yung, ano niya, yung finish. And, hindi mo talaga iisipin na meron ka nilagay. Parang siguro after some time, makakalimutan mo na meron kang nilagay. And, siguro pag tumingin ka sa salamin, may isip, parang before mo tingnan yung sarili mo sa salamin, hindi mo may isip na may natira pa. Kasi ako, for 5 hours, hindi rin ako tumitingin sa salamin. And, ayan, nagulit din ako na super kapit niya talaga. As in, hindi siya yung awkward na yung dito ay nawawala na yung kulay. Ito meron pa rin eh. Ayan o. Diba? Ang ganda. Bet ko lahat. Yung creamy paint, yung pomade, and itong lip tint. Diba? So, ayun na nga. Isasama ko na nga kayo dun sa aking paghihilamos. So, let's go. And then ngayon, itatry naman natin itong natira nating swatch kung madali ba siyang matanggal ng tubig. Yung natira is Ebony. Yan yung ginamit ko. And in fairness, struggle talaga. As in, kung gagamitan natin siya ng soap, meron pa rin siya natitirang stain. Pero kung tubig lang, hindi talaga siya matatanggal. Meron pa rin siya naiiwan. Diba? And, grabe yung sa labi ko. As in, meron pa rin siya natitira. Yung sa kilay ko, ayan, natanggal, diba? Sobrang, ano nung kilay ko. Ayan. Yung sa labi, yung lip tint talaga sa skin, super. Kiss na lang dito, no? Kaka-start lang yan ngayon, so. Pero grabe talaga yung pamumula ng labi ko. As in, nandiyan pa rin yung tint.
So, ayun. That's for my review. And thank you for watching. Again, watch me, and hey, thank you.